sadyang pagkakatao. At para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Diyos marhay na aga Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kasosyo at mga subscriber saan mang panig ng mundo. Ito po ang programa online na sumasalamin sa buhay ng bawat Filipino. Ang programang nagbibigay kaalaman sa pagnenegosyo, ang nag-iisang online livelihood show ng Pilipinas na sabayang napapakinggan at napapanood sa DWBL 1242 sa mga social media platform, Facebook Live DWBL 1242 live streaming, YouTube DWBL. Ganyan din po sa aking Facebook, mismo na Meljan Camacho Gaspi. Ito po ang Buhay Pinoy, Negosyong Pinoy. Ako po si MJ Camacho Gaspi, also known as Mr. Channel of Goodwill. So, kamusta po tayo dyan sa ating mga kababayan po, sa mga OFW po, no? Lalong-lalo na po sa aking kaibigan na si Marvin Dolot po na nanonood ng live ngayon. Okay po. Good evening, good morning, good afternoon po sa inyong mga OFW po, no? Sa mga nais pong magnegosyo o may mga negosyo pero hindi pa nairirehistro, maaari ko po kayong tulungan. Tumawag lamang po sa 0907-698-4274, 0907-698-4274, muli po, 0907-698-4274, or sa globe po natin na 0995-6020001, 0995-6020001. Ulitin ko po, no? 0995-6020001, or mag-email lamang po sa mcg28-2011@gmail.com. Uulitin ko po, mcg28-2011@gmail.com. mcg28-2011@gmail.com. Ayan po. So kung meron po kayong mga negosyo na gusto pong i-promote, gusto po, mayroon kayong negosyo na hindi pa nare-registro, matutulungan ko po kayo dyan. So, from the DTI up to BIR po. From the filing, monthly, quarterly, or yearly. Okay po. So, may business tip po tayo, no? Tandaan nyo po itong business tip natin, ano? Kasi napaka-importante po nito. Ang ano nyo po ay legal. Okay, legal. So, yung L po, legit. Okay, paano nyo po ba maging legit yung business nyo? Una po, kailangan nyo pong
mag-isip ng mga pangalan ng negosyo. Sa DTI kasi, kailangan pag nag-registro ka, meron kang maraming naiisip na pangalan. Pag DTI, no? pag DTI po, yan po yung single proprietorship. So, mag-isip po ko muna kayo mga pangalan kasi dati nag-registro po ako, 20 na pangalan. Diyos ko, deny po lahat ng DTI. So, mag-isip po kayo ng marami, as much as possible, maraming pangalan. So, kung kaya pong 100, gawin nyo po. So, DTI. Tapos po, pagkatapos po ng DTI, i-registro po natin yan sa barangay. Tapos po, pagkatapos ng barangay, municipal. Pagkatapos po niyan, BIR. So, yun po yung legit po, no? Paano maging legit? Kailangan nyo munang i-rehistro yung inyong negosyo. Pero bago kayo mag-rehistro ng negosyo, kailangan po munang mag-isip ng pangalan. Okay. So, di ba, mayroon po tayong ano, legal ano po. So, letter E naman tayo, entrepreneurial. Okay. Let's compare yung pong entrepreneur, may dalawang klase. Iko-compare ko po, no? Yung business and employed. So, ano po bang pinagkaiba ng business at saka ng employed? Okay. Ang business po, syempre, pag may business po kayo, may sarili kayong negosyo, ang maganda po yan, hawak nyo po yung oras nyo. Hindi nyo kailangan pumasok ng 8 to 5 or more than, beyond ng oras na yan. Kasi kung mayroon kayong kliyente, so kung kailan lang kayo pwedeng lumabas, pag may negosyo kayo, kahit anong klaseng negosyo yan, mag-business, mag-services man po yan. So yun po yung entrepreneurial, ano po? So, yung isa po, yung G, goodwill, attitude. So, kailangan po natin yon sa pagninegosyo. Kailangan po nating maging friendly sa ating mga customers sa lahat po. Kailangan po natin yon. Okay po? So, bago ko po, ano po yung lahat ng legal. Ang susunod po pala nun is availability and livelihood. Okay? So, yung availability naman po, dapat your business is always, make sure that your business is always available. So, ibig sabihin, dapat nakikita or kahit saan, pwede nyong makita. Para po yung banko na laging nakikita. Okay? So, yung mga gusto pong tumawag, pwede po kayong tumawag sa 631-2646. Ulitin po, no? 631-2646 or sa 631-2647. Okay po. Kung gusto niyo po maging legit yung inyong negosyo, diba? Sabi ko po sa inyo, pwede dapat mag-reso kayo DTI, barangay, municipal, at saka BIR. So, kung gusto niyo pong maging legit yung inyong negosyo, matutulungan ko po kayo dyan. So, muli po, tawagan niyo lamang po kami sa 0907-698-4274 0907-698-4274. Gayun din po sa aking Globe, 0995-62001 0995-62001. So, entrepreneurial po, no? Kung gusto nyo magnegosyo, matutulungan ko po kayo dyan. So, kasi po at age of 23, nagninegosyo na po ako. So, I've been in the business for 7 years. So, mag-8 na po. 8 years na po, no? So, yun po. Availability naman po. Always make sure na nakikita or nararamdaman ng mga tao yung inyong serbisyo or inyong produkto. Lagi po dapat ganun. So, nakikita, nararamdaman. Dapat laging kahit saan. Napag-uusapan. Dapat may Facebook kayo. So, meron din po akong sales and marketing services. So, muli, pwede niyo po akong tawagan sa aking mga contact numbers, and at the same time, pwede niyo po akong i-email. Ano po? So, by the way, babatiin po natin yung ating mga kaibigan na nanonood via live streaming at saka sa radyo po, no? Nanonood po yung aking mother sa Bulacan, yung aking ninang Ipay na nasa Bulacan po, na nanonood at nakikinig din po sila ngayon. At sa aking mga friends dyan sa Facebook, hello, hello, hello po kayo dyan. So, kulang pa po yung ating ano po, no? Yung ating legal. So, legit, entrepreneurial, goodwill, availability, and livelihood. Okay po? So, yung livelihood po, i-discuss ko po yan. Okay, i-discuss ko po yan after po ng ating music.
Okay, and po, Paskong Pasko na, no? So, Paskong Pasko na, pagdating po ng Pasko, tandaan po natin, may mga 13-month pay. Merong mga kapirahan tayo dyan. So, wag po nating iwawaldas kung saan. Sayang naman po ng 13-month pay. Isang taon po nating inantay yan. So, ano po ba ang halaga ng pagninegosyo? So, dahil magkakaroon po tayo ng 13-month pay, tandaan po natin na i-spend natin siya ng maayos. Sa maayos na paraan po natin spend. So, magnegosyo po tayo. Ano po ba ang kahalagahan ng pagninegosyo? Sa panahon po ngayon, magkano po ba ang minimum wage? Ang rate po ng Manila. Manila na po tayo mag-usap, ano? So, meron pong 512 pesos. Okay? 512 pesos sa isang araw po. Sa isang amantakin, isang araw. Tapos, sa isang linggo, sa isang buwan, magkano lang? 13,000, 12,000 siguro sa isang buwan. So, ano ang kahalagahan ng pagninegosyo? Diba? Unang-una po, pag nagninegosyo ka, hindi po 8 to 5 ang pasok mo. Ibig sabihin, sa umpisa siguro, nag-uumpisa ka ng negosyo, kailangan hands-on ka sa pagninegosyo, no? Hands-on ka, kailangan laging nandoon ka, laging kailangan nag-follow up ka sa mga kliyente. Dahil pag na-create mo na po yun, or nagawa mo na yung na-establish mo na yung trust ng mga tao sa iyo. So, hindi mo na kailangan na sobrang tutok ka sa negosyo. Okay? So, yun po ang isa sa mga halaga ng pagninegosyo. Hindi mo kailangan pumasok ng 8 to 5. Muli po sa mga bago pong, sa mga nakikinig po na bago, no? Ito po ang bagong programa na mapapakinggan nyo every 9 to 9.30 in the evening. Every Sunday na po, ito po ang Buhay Pinoy, Negosyong Pinoy. At ako po ang inyong host, si MJ Camacho Gaspi. Okay po? So, sa may mga katanungan po or sa mga gustong magtanong or may ikonsulta sa atin, ano, maaari niyo po akong tawagan sa 0905-0907-698-4274, 0995-62001, or pwede niyo po kaming tawagan sa 631, hindi ko masyadong nakikita, 631-2647, tapos may isa pa po eh, wait lang. 0931-2646. Okay, pasensya na po. Medyo baguhan lang. Okay. By the way, babatiin po muna natin yung mga mananonood na mga kliyente ko po, no? From AGP Furniture and Interior. Karin Poroganan, Karinina Poroganan, Leia Poroganan, si Pichi, si Ma'am Connie, si Misha na kapapanganak lang, Misha Ron. From AGB Furniture Interior sa 819 Furniture Studio, si Miss Mavic. Okay po. At yung aking anak makikinig din siguro, si Jaren Saloma Gaspi at ang Saloma family dyan po sa Langka Andas, Marinas, Cavite. Ganun din po sa Togo Ecom, si Lester Lunag, si Sir Rex Lumangaya. Okay, muli si Ninang Ipay po. Ipay at saka si Mama na nandyan po ngayon sa Bulacan. Okay. So, balikan po natin ating business tip, ano? Legit, entrepreneurial, goodwill, availability, and livelihood. Kanina po, na-i-discuss ko po sa inyo yung legit. In order for your business to become legit, kailangan nyo pong i-register sa DTI or SEC, SEC, Security and Exchange Commission kung korporasyon, sa barangay, sa municipal, lalong-lalo na po sa BIR. Hindi po yan magiging legit kung hindi nyo po itinuloy-tuloy hanggang sa BIR. At kung kailangan nyo po ng tulong namin, tulong ko po, maaari nyo po akong kontakin sa aking mga contact number 0907-698-4274, 0907-698-4274, 0995-62001, 0995-62001. At maaari nyo rin po akong email sa mcg28-2011. Okay. Yung entrepreneur po, sunod po, no? Sa, kasi legal yung abbreviation natin. Legal. Okay. Entrepreneurial. So, mas maganda po ang magnegosyo kesa po maitali tayo sa pagiging employed. Okay po. Kasi ang mga Filipino, pag ang ano kasi ng mga magulang, mag-aral kang mabuti. Kasi pagkatapos mo mag-aral, magtrabaho ka. Okay, hanggang doon lang. So sa Chinese, mag-aral kang mabuti, magtrabaho ka, mag-ipon ka. Pag nakaipon ka, mag-business ka. Kaya maraming Chinese na negosyante sa Pilipinas. Okay? Ang pangatlo po ay goodwill. So kailangan niyo pong makihalubilo, maging palakaibigan
Okay? Kasi pagka medyo ano po yung ano natin, yung attitude natin, talagang hindi po mag-aano yung negosyo natin. Okay? So yung availability, kailangan niyo pong malaman yung una location. Dapat makuha yung magandang lokasyon ng inyong negosyo. Okay? Magkaroon kayo ng marketing strategy. At dapat magkaroon kayo ng mga Facebook, mga ganun. So, matutulungan po namin kayo dyan sa pamamagitan ng akin sales and marketing consultancy. So, pwede nyo po akong tawagan muli pagka ganun. So, livelihood. Okay. So, yung livelihood po, yun po yung, iano ko lang po na, base kay Google, si livelihood po ay income, source of income, support. Okay. So, iano ko lang po, no? Ang, sa akin kasi, dati, may mga livelihood program ako paano gumawa ng sabon. Nakipagtayap ako sa mga local government. Kaya kung kayo po ay may mga programa, so kung grupo po kayo, grupo ng kung anong organisasyon meron kayo, grupo ng mga toda, ganon. Sa mga driver, sa mga organisasyon, sa mga village na may mga grupo din sila, no? So, pwede ko po kayong matulungan mag-conceptualize ng livelihood program po ninyo. So, pwede niyo po akong tawagan sa 0907-698-4274, 0995-62001. Muli po ito po si MJ Camacho Gaspi. At ito po yung programang nagbibigay ng kaalaman sa pagninegosyo. At lagi niyo po akong makakasama every Sunday po. Ito po ang Buhay Pinoy, Negosyong Pinoy. Muli po, ano po? Legal po, ano? Legit, entrepreneurial, goodwill, availability, and livelihood. Okay, balikan po natin, legit. Hindi po magiging legit ang negosyo niyo, or hindi magiging negosyo yan kung ano lang po, kung nasa utak lang. Kailangan po natin siyang mairehistro. Kailangan niyo pong irehistro siya sa pamagitan ng DTI o kaya SEC, barangay, municipal, at BIR. Tapos yung filing po, matutulungan ko rin po kayo dyan sa filing ng monthly, quarterly, yearly. Okay? Kung kailangan niyo po ng tulong, huwag niyo pong ipilit kung hindi niyo masyadong alam yung paano yung process, yung pagninegosyo o yung pag-ano po ng negosyo. Kasi kung hindi niyo po alam, baka ma-penalty po kayo ni BIR, at hindi niyo po alam pagdating ng panahon yung kinita niyo, mapunta lang sa mga penalty. So kailangan niyo pong maging legit, maging legal yung inyong business. Okay? Lagi niyo pong tatandaan, napaka-importante ng pagninegosyo. Okay? Maliit man yan, malaki, mag-umpisa sa maliit, okay lang po yan. Kasi po ako nung nag-umpisa po ako mag-negosyo, way back 2010 ata po yun, ang aking pong puhunan ay 5,000 pesos. Okay, 5,000 pesos po yung aking inumpisahan. Meron nga po akong kilala, si Ate Mira, 3,000 lang daw po ang pinuhunan niya sa kanyang negosyo. Tapos ngayon ilang taon na at napakalago na ng kanyang negosyo. By the way, hi Ate Mira. Alam ko nakikinig at nanonood si Ate Mira ngayon. Okay? Muli po, babatiin po natin yung ating mga kliyente, no? Si Karen, si Karinina, si Miss Leia, si Peachy, si Miss Connie ng AGP Furniture and Interior. Puro ganan family po ito, no? Si Miss Sharon na kapapanganak lang po. Hello, hello po sa inyo dyan. Si Miss Mavic ng 819 Furniture Studio. Kung gusto niyo pong magkaroon ng magandang mga furniture sa bahay, okay? Sa tawagan lang po, hanapin niyo lang po sila. AGP Furniture and Interior and 819 Furniture Studio. Sa aking anak po na nanonood po via online streaming po siguro ng Facebook. Manonood daw siya eh. Si Jaren Saloma Gaspi at sa Saloma Family sa Langkaandas, Marinas, Cavite. Okay po. Si Sir Rex Lumangaya ng Driven Marketing. Si Lester Lunag ng Tugo Ecom. At ang aking Ninang Ipay. At saka si Mama. Opo. So, legit, entrepreneurial, goodwill, availability, and livelihood. Legal. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ang pagninegosyo po dapat legal. Dapat legit ang inyong negosyo. Kailangan nyo pong mairehistro siya. Okay? So, sa pagninegosyo po, ang kagandahan po ng pagninegosyo, wala pong time. So, hindi po nyo kailangan na pumasok ng 8 to 5. Pero sa pagninegosyo, kailangan nyo po ng magandang attitude. Kailangan ng friendly po kayo. So, yun po yung goodwill. And make sure na available kahit saan ang inyong ang negosyo nyo. So, dapat meron kayong Facebook, meron. So, matutulungan po namin kayo dyan. At ang livelihood po,
kung meron po kayong naisip na livelihood program, lalo't malapit na po ang December, so kung may naisip po kayong livelihood program, tawagan nyo lamang po kami muli, 0907-698-4274, 0907-698-4274, 0907-698-4274, 0995-60-20001, 0995-60-20001, 0995-60-20001, sorry po, mcg28-2011@gmail.com, mcg28-2011@gmail.com, yun po yung aking mga email at saka mga contact information po, no? So, ito pong programa ito, bago lang po. So, lagi niyo po kaming mapapakinggan. Okay? Linggo-linggo. Sa, ganun pa rin oras, alas 9 hanggang alas 9.30 dito po sa DWBL 1242. Okay. Linggo-linggo po yan. So, magkarinigan po tayo sa susunod na linggo po, no? Alas 9 hanggang alas 9.30. Ito po ang Buhay Pinoy. Negosyong Pinoy. At ito po si MJ Camacho Gaspi. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat.